Game number 3, an Epcot versus Fanatic Onyx. Ito nga, HD lang natin yung, yan, perfect. So game number 3 na to guys, nakita natin na talagang pumapalag ang ano, ang Fanatic Onyx against Falcons EP Bren. Na-expect nyo ba guys? Though, sa bagay, sobrang ganda rin talaga ng performance ng ano ng Fanatic Onyx. So yun, game number 3 na, so hindi natin malalaman kung sino ang magta-top 1. Yeah, I think yung magta-top 1 yata yung pinaglalaban nila dito ang dalawa. So yun, binan ng Fanatic, ng Falcons EP Bren, Haret, yeah, the Fanny, the Edith, and then the Hilo, Zushin, and the Chips. Yung Chips talaga, ano, parang never na na-open as a 2-picks. Lagi siya nababan talaga. So, open ang Zask. Roger is open. Pero tinalo kasi nung ano eh, ng Fanatic Onyx yung Zask. Kaya ngayon nag-iba na ng priority pick ang Epcot, which is the Povius. And alam naman natin kung gaano ka-opi ang Povius lately. So, yun, sila ang mag-pick ng Roger at ng Zask. Sila naman ang gagamit. Valentina, again Zask, pwede mag-CPU, mag-Valentina, or kung hindi man siya mag-Valentina this 3-picks, pwede siya mag-Lilia later. Pwede sila mag-pick dito ng Assassin, yun, something like Nolan, plus Marksman, I think. Hindi na kasi masyadong hinahypick ang Moscow ngayon eh. So, Mage plus Rome, or Mage plus Marksman. Ay, hindi pala, sorry. Mage plus Assassin. Yeah, para maganda ka muna dito ng jungle ni Kyle Teezy. And usually din, parang madalas silang i-3-picks ang hero ni Kyle Teezy. Ah, yan, Moscow. Plus Julian, okay, not the Nolan. Itong Julian, pwede pa pala nila i-flex pick to kay Piwa. So I understand the Julian pick. Pwede pa siya mag-Nolan later. Pwede ang Fanatic Onyx ang mag-Nolan, tapos gold lane na nila yung Roger. Pero usually kasi nilalagay nila yung ano eh, yung Roger sa jungle. And then kukuha na sila ng mga Ruby or something kay Kelra, which is open. Pero let's see, pwede sila din kumuha ng hero ni Bruce ko, something like Tigreal. Or XP? Hindi, piling ko hindi sila mag-XP. Kahit later na yung mga Tirizla Arlot. Alpa! Okay. So, it's an Alpa jungle. Nilagyan na nila sa gold lane ang Roger. Gets. Parang inalong nito. Parang inalong ito nakita ng Alpa. Nung ano, nung MSA, sikat na sikat ang Alpa. Pero nung nag-start ng MPLPH, hindi na siya nagagamit eh. Parang nung first week lang siya na napapansin. Pero after nun, wala na. And this is a very high peak Alpha, ha? This is a very high peak Alpha. O, ito yung specific na pang-counter nila against Pobius and Julian. So, yun, binan yung, ano, yung Tigreal ni Bruce ko. Ito ay na-expect ko yung 3-picks ng, ano, ng Fanatic Onyx yung Tigreal. Eh. Tapos ipa-flex nila yung Roger. Pero yun, binan ni Lilia, and then, highly likely, iba na rin ng, ano, ang Valentina dito ng Onyx. Pag binan nila dito yung Valentina, this Julian is highly likely will be on the mid lane. Ay, hindi nila binan ng Valentina. Okay. Yeah, so malaki ang chance sa jungle Julian to. Pero pwede naman nang gawin ng ano dito, ng Epcot dito. Yes, i-mid na nila yung Julian tapos mag-Nolan sila since open din ang Nolan. Pero depende kung saan mas confident sigurong hero na gamitin ni Pew. Pero sa bagay, mas safe pick yung Valentina. Oh, binan nila yung Matilda. Kasi si ano, si Super Prince, nagma Matilda mid. Oh my God, hindi ko nga napanood yung game na yun eh. Should watch that. Sabi lang sa akin ni Wyatt, si Super Prince daw nag-Matilda mid. Exorcist, world collector din. World collector. Okay, balik na tayo. Kumuha ni Bruce ko yung lalaki. So wala pa silang ano dito, XP lane and Rome.
Minotaur, maganda against Julian ng Minotaur. Teriesla, XP, ano ba mga ginagamit ni Kirk? Teriesla, Arlott. Ruby Rome? Wait ah. Or, is Fanatic Onyx cooking something? Ah yeah, the Aurora pick. Yeah. So it's a jungle Julian. Hindi confident sa ano si Pew, sa Valentina. That's the vibe that I'm getting. Pero sa bagay, kung titignan mo nga naman, mas safe at mas goods ang Aurora against Roger and also the ano the Alpha. Kasi malaki ang chance na may, I mean may hirapan ng dalawang hero na to na maiwasan yung skill shots na ni ano ni Aurora. Wait ah, so kung titignan mo yung lineup ng ano na Onyx, sure Rome ano to, Rome Ruby. Or unless, wait ah, yeah, this is a Rome Ruby. Or pwede rin naman explain Ruby and then kuha pa sila ng hero ni Bruce ko. Pero hindi. Oh, so it's an explain Ruby nga. Wait ah, ba't parang feeling ko ano to, Gold Rain Ruby? And then, XP lane, Alpha, or hindi, parang ano, walang gumagawa nun. XP lane, Ruby. Tapos Alpha, Jungle, and then Gold lane, Roger. Yeah, ayun ang pinaka, ano, pinaka-safe. Iniisip ko kasi baka mamaya merong, ano, merong gustong lutuin. Nakakaiba ang, ano, ang Fanatic Onyx. Kasi lately, effective ang Ruby ni Kelra. Ayun ang gusto kong sabihin. Kasi lately effective ang Ruby ni Kelra. So it's an Alpha XP nga. Oh my God! Wow ha? Fanatic Onyx is cooking. And actually, ever since nag-search ng MPL, out of all teams na kasali ngayon, sila ang madalas mag-try ng mga orthodox picks. And even last season, actually, sila din ang madalas mag-orthodox. Oh my God, so it's an XP lane Alpha against ano, against Pobius through damage. Okay, so it's a jungle Roger plus gold lane Ruby. Okay. So mag-i-stick pala sila sa kung ano yung ano mataas ang winning percentage nila. Which is the yung sabi ko kanina, the Jungle Roger. And then pa-partneran ng XP Ruby ay ng Golden Ruby. Wow, super ano to ha. Sobrang hindi mo i-expect yung lineup ng ano ng Fanatic Onyx. Pero let's see kung paano nila i-execute to kasi ako I'm a big fan of Aurora, especially against Roger. And also Alpha. Maganda rin si Aurora actually sa ano sa Ruby. And maganda rin siyang pang counter engage sa Kupra. So parang against sa lahat ng lineup ng Fanatic Onyx. Grabe kasi yung si Aurora eh. Sobrang pakak na pakak. And early rotation from KLTZ sa XP lane. Pero wala. Bruce ko charging. Pero charging lang. Sarado? Oh my God. Nagpabet kasi si Waes, pero sarado pala. O, sama mo na lang ako dito. Game number 3 ng Epcop versus Epnop. Epcop ka dito, di ba? Tiktak-nop-nop. Ah, sa tiktak-nop-nop. Ano yun? Sa liquid yun? Si Coach Tiktak. So, first turtle. Easter, in Easter ni Kyle Teezy ang first turtle. Aabot ba si ano? Parang aabot ng Roger. Kung i-engage na to ng Epnop. Pero level 4 si Plap, level 3 lang si Kirk. Ayun lang, may natira. And then yung ano po, masakit ng ano, ng Zask. Nag-level 4 kasi si Kirk din. Kaya naka-buy time. Parang ang laki pa, no? Bumabalik yung mga nagpapasturtle ngayon, ha? Pero ang ganda kasi ng bantay ng ano doon. Nang Fanatic Onyx sa turtle. Oh my God, na-invaden pa. So this is a very, very pat, ano ha, Roger.
Naka-early na Roger. Pansin mo, yung mga nagta-turtle ngayon, pas-turtle na ulit. Kasi sabi nung ano, ah, okay, hindi kayo nagta-turtle na. Parang ngayon ang ano ngayon ang meta ngayon, pas-turtle and then hindi na magpapa-level 4. Parang ang lag ng live stream ko. Diba si Epcop ka nakataya? Mm. Good luck. Parang ganda ng early ng Epnop. Epnop. Nag-alpha na sila o alpha XP against Pobius. Pantay lang. Alpha na naka-revitalize to ha. Doon meron naman kasi siyang SS katulad nun. Pang-out niya lang. Pero once pinang-in niya na yung SS niya, ayun lang. Nice. As a Epcop pala kami dito. Tapos makaplate. O, Alpha XP. Oo, oh, sobrang mind games yung ano doon. Epnop doon. Ayun lang. Mag-mintis yun. Ayaw! Oh, oh, grabe. Super Mario talaga with the clutch. Alpha XP. Sobrang ano, sobrang mind games lang Epnop yung Epcop. Sa drafting. Lagi live stream no? Refresh ko ba? Wala kay Kelroy, hindi na umabot. Pero successful na yung pan-takedown nila. Ayusin mo na yung ano. Ang gandang ano nito. Ang gandang early para dito sa... Yeah, pas turtle ulit. Pero may invade yung blue buff na ano. May ilang si Kyle kay Brusco. Sinacrifice na ng ano, ng Fanatic Onyx yung turtle kapalit ng gold lead sa Ruby. Which is, para sa akin, mas better yun. Tapos nakuha rin yung blue. Para sa akin, mas okay yung ginawa ng ano doon, Fanatic Onyx. Kasi, para sa napapansin ko lately, kung sino ang pinakaunang nakarotate sa gold lane, sila yung mataas ang ano, chance na manalo na. Katulad nito, may golded yung ano. Yeah. Parang hindi mo ina-expect na si Kelra na mag-a-adjust kay King Kong, eh, no? Kasi for the past few seasons, siya ang usually parang inaasahan mong bubuhat sa team niya. Pero dito parang nag-a-adjust siya kay ano, kay King Kong. Kaya parang nagsa-semi ano na lang siya. Semi carry. Taba ni King Kong, my god. Pero kung naniniwala ko sa kapangyarihan ng ano, ng Aurora, isang magandang bato lang from Ogwen and then siya kapatigasin yan. Ayun lang, Ogwen. Isang magandang bato ng Traktora. Pero walang gold lead yung Epno pa, kung tutusin. So, might think gold. Lamang lang sila sa levels. Grabe kasi itong ano? Zask? Wala mga specific na pang hard counter kay Zask. Yung parang pag ginamit mo si Zask, ano, parang kailangan mo talagang iban tong hero na to. Kasi super hard counter sa kanya. Parang, oh, para, pero hindi mo pa rin masasabing sobrang hard counter si Valentina kay Zask eh. Ano yun yung nakikita ko ang first item dyan ni Kelda is that ano, yung sight na kulay violet. Hunter sight. Hunter sight ba yun? Hunter strike. Hunter strike. My gosh. Naku. Ito ang ginaganda ng Golden Ruby. Hindi na kasi kailangan magantay ng powers para pwede na agad sumama ng teampan. Minigan si Plop. Kaso ano yan ha? Pobius yan na naka-revive. Naka-ano? Naka-vengeance. Pangit yata yan ha. Oh my god, ubos ang Onyx. Si Super Marco pa napunta lahat. Nice. Eh, kaya patay. Minyak. Gago, 4 kills. Putang ina, early 4 kills. 4 kills for a boss. Ayo. Nagkamali sila ng binigyan, no? Nag-all in sila sa Pobius na revitalize. Revitalize, ano, yung... Ah, revitalize, Vengeance. Hindi rin kasi pang burst yung ano eh, yung Zask eh. Tama yun, napagkabigay nila. Vengeance lang. Eh, parang hirap din ano, ang hirap din pasukin ng Pobius na binigyan mo nakatabi yung Aurora. Kasi katulad nun,
nag-hard engage sila sa Pobis, tapos pin-rizz lang sila ng ano ng Aurora, kinounter engage lang sila. Gawin may laban ulit. Papatay ni King Kong. Ay, grabe. Clutch SS from ano? From Super Marco. Uy. Wow! Clutch! Clutch by clutch! Si King Kong. Sheesh! What a game! What a game! Pero pantay lang yata, I think. Malaki pa rin gold lead ng F-Cup eh. Si Super Margo, kailangan nalang ma-shotdown dito. Biglang taban yan, for sure. 6-4, oh! Kasi, ano, si Kyle. Malinamang na lamang si Kyle kanina. Oo, yeah, lamang na lamang siya. Eh, yung sinasabi ko na ano, na maganda si Aurora against Cupra. Kasi literal na yung ka-counter-engage mo lang yun pag pumasok yan. Tapos katabi mo yung papasukin niya. Yan, ganun nangyari. Si Plapa yung, ano, binigyan. Pero kung titignan mo, parang hindi nga kailangan ni Bruce ko dito mag-engage eh. Hayaan mong mag-SS lang si Super Prince sa gitna ng clutch. Kung mag-engage man siya, at least kahit yung Aurora man lang sana. Para sure na hindi siya ma-counter-engage. Ay, gago, hawak na hawak nila. Makakontest ba nila? Gago, pinabinabers. Uy, gago. Napaangat, may natin ng 600. Burus ko dito, pinasok. Ayun ang, yun ang magandang gawin. Si Aurora ang maano niya. Pero supermarket yung napaka-preet. Pero si King Kong din. Ayun, kapalit ng Lord. Pero dapat pala F-Cup manalo dito. Dahil nasa F-Cup ang ano ni Waes. Ang kanyang ano, arep. Pero nasa kanila naman yung Lord Waes. So makahinga ka. Ayun, sinasabi ko kanina na Cupra. Ang pasukin niya si Pew. Mali si Pew doon. Hindi niya na-realize na... Oo. Ay. Kailangan nilang mag... Ano? Si anong pinakakailangan ng Fnatic Connect dito? Si King Kong. King Kong ang kailangan nila. Pag wala si King Kong, parang may hindi kakayanin ng Fnatic Onyx mag-clash. Pero akala ko mas mataba si King Kong kaysa kay Kyle. Hindi pala. Lamang ng wagi golded si Kyle. Saan nag-farm to si Kyle? Parang, akala ko all this time si King Kong ang lamang sa gold. Hindi pala. Maganda naman KDA niya, oh. 2-7-6. Hindi, kanina lang nagkaroon ng maganda yan, eh. Nung nakapatay sa bot lane, eh. Sakto lang kanina yan, eh. Oo, ang taba ni Kyle. Malaki na chance ng F-top dito. Ay, yun lang, parang hindi naggumana yung ano-ano, yung Alpha. Yung gold ng Alpha, 5.4k lang. Si Plap, nasa 6.5 na. So, ibig sabihin, si Plap, mas makakaharap at mas makaka-buy time compared to Alpha. Eh, technically, yung Alpha, hindi naman makunat yan, eh, no? Unless makabitaw ng maraming skill sa isang clash. Yan ang pangit ngayon sa mga XP lane na hindi super hard tank, eh. Kasi pinaparm ng side. Oo, pinaparm kasi ng assassin or ng marksman katulad nito ng Roger yung XP lane pagdating ng 5 minutes. So ang ending, yung mga XP lane nagsasacrifice sila ng ano nila, ng gold nila. Kaya kung papansin nyo lahat ng matches sa MPL PH, mga XP lane halos ka-gold lang ng room. Kasi focus na sila sa ano eh, sa PS check tsaka sa team fight eh, paglagpas ng 5 minutes. Oy, bibigyan si Kelra kaso. Ay, nice. Ayun. Nice. Pero yung Aurora, ha? Grabe bigayan doon, ha? Mahirap din talagang biglain ng Rubino. Pag hindi sobrang bigla. Nang bigla, hindi yung bibigyan mo pa ng... Nang opportunity makapag-ano. Parang kay Kaja lang siya. Pag ang Kaja, hindi mo na bigla ang Ruby, makakancel yung ano mo, yung Flicker Hila mo, eh.
Huwag yung magtitimpay to dito. Hindi takot bawasan ng gigi ka ngayon. Kaso walang ano si Bruce ko ha. Walang SS tsaka walang flicker. Ayun ako ni King ko. Pero nakakait si ano ha, Super Marco. Oh, gago na burst. Gago na SS pa si ano. Pero there's the ano, Winter Troncho, and there's the... Ubos. Ubos. Itong mahirap pag... Ayun. Double kill para sa kanya, dalawang patay para si F. Pero kanila pa rin doon, parang worth it. Much na much na! High class, high caliber. Oh, high caliber! Kasi bilis ng mga sibat ni Super Marco pagsasalita. Parang awkward lang ng Alpha, walang ginagawa. Ayun nga, literal na punching bag lang siya. Ang problema, parang punching bag siya na hindi siya ganun katibay. Kasi parang gusto ko makakita yung item ng Alpe. Feeling ko ano to eh. Parang or talagang gap lang kasi siya. Kung ibang XP yan, mas bosser. Mas makaka-buy time niya. Para mas okay yung kung nag-vengeance siya instead of revitalize. Sure na mas makakatagal siya sa vengeance eh. May laban pa next niyan, di ba? Ah, ayan, meron pa. Super Mac Mac Mac. Mac 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 Mac. Baka Super Mac 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 Mac. Laban sa gani manji niyan eh, Super Mac Mac. Anong context? Bakit Mac Mac? Mac, di ko alam. Di ba dapat Super Marmar? Charos lang. Si Super Okra. Para mas beti yung Okram, no? Di ba ganyan ang idea niya dati? Nakalimutan ko kanina ko narinig yung Okram na yun eh. Parang ang catchy kasi eh. Naka ng Alpha War Ox. Lord Dance ulit to for sure. Pero may flicker na ulit si Bruce ko. Kailangan niyang huliin ulit si Pew. Kung hindi, badi disaster sila kay Pew. Super Mac 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 Mac. Ako makakabuy time na si ano, may Winter Crown. May Winter Crown na. Magbabay and sell yan. For sure. Mga pass hands eh. Ikaw kaya mo pa ba magbuy and sell? Sell and buy. Buy and sell and buy. Dapat sell and buy, hindi buy and sell, no? Kasi nagsasell ka muna eh. Bago ka bumay. Mali yung ano. Oo, mali. Sell and buy. Parang i-release ulit ni King Kong tong ano? Maganda si King. Ganyan mga jungler na matatapang. Oh, kasi wala namang pang hard luck kay King Kong bukod sa Aurora. 'Di ba? Eh si Kupra kaya niyang malaksi kay LTZ. Sana hindi mamatay si Super Marco diyan sa clash na 'yan. Nasa kanya ang arak ko. Parang wala namang burst sa kanya. Yeah, parang wala namang burst. Unless mabigla siya ng ano ng SS. SS flicker ni Kelra ng Ruby. Naku, malulugi sila sa top, maya-maya. Ay, oo nga, malulugi sila. Super Okra man pwede dyan. Parang inaano lang yan. Alam nila, kailangan ma-reset nila to para at least ma-clear pa ni Okra min top. Oh my God, nalow. Nilulow talaga nila kasi alam nila na pag may punta sa top, i-go-go nila. Ayun, na-reset. Malaking bagay yan. Oh my God. Yung mid din. Magaling, grabe na yung Onyx ngayon. Alam din ng ano eh, oh. Ayan, oh. Gugo talaga nila, oh. Ayun, nice. Ang Onyx, Kyle. Uy, tumama SS ni Okram. Out. Ay, hindi ginawa ni Okram. Wow, the discipline. The discipline talaga ng F-Cup. Ang taas, grabe. Normally yon pag nakuha nyo na yung Lord, parang laksa loob nyo mag-all-in eh, no? Pero sila alam nila na hindi.
Kasi alam nila na kahit nakuha nila yung Lord, alam nila na lugi sila sa clash na yun, kahit tumama yung essence ng ano, ng Moscow. And that's what you call, very high discipline talaga. Alam nila talaga kung ano yung winning condition nila. O kung ibang team yung nigugunan nila yon, mag-o-all in na sila dun. Pero sila, alam nila na, no, back lang tayo and then let's use and maximize the Lord. Tapos pataasin natin gold lead pa natin and then saka natin i-end. Though I don't think gold lead matters na dito sa ano na to, sa game na to. Talunin lang Lord. Okay. Taas talaga ng macro level ng ano, ng F Cup. Baka talaga pag sobrang nabata ka sa tournament na sunod-sunod, ito yung ano, result. The discipline, no? Normally, may mga nagdodive na doon na gano'n sa mga gano'n eh. Para lang ma-maximize nila yung Lord. Tapos in-index Lord ulit ng F Cup. Hindi, pupush lang nila to for sure. Si Phobius to. Ayun na, Burr, si Phobius. Kago, ang sakit ng one-way. Nga, is. Patay din si ano. Na-burst nila si Plop. Na-chain CC nila si Plop, hindi na naka-SS because of the Ruby. Sarap. Times 2.0 ano yan. Sa Fnatic. Laki ng odds niyan. Gagi, pupush si Okram in top. Yung hit ng Tori ang kanilang kukuha, Spear of Destruction, lalabas ba si Super Marco dito sa gitna? Meron pang minion na bitbit dito ang Fnatic Onyx. Uy! Immortality si Ogwen at yung minion makakalusot dito sa gitna. Ay, gogo, GG! Oh my God! Onyx Philippines! Grabe, galing ng Onyx doon. Ang ganda ng ano, ang ganda ng chain CC nila sa Pobius. Hindi na naka-SS kahit isang beses. Tapos ang ganda rin ng ginawa ni ano, ni Super Prince. So, top 1 ng Onyx ngayon, Fnatic Onyx. Week 4. So, isang rotation na sila ang top 1. Tinawa, ang ganda ng SS ni ano, ni Super Prince. Hindi na kahit si Super Marco, tinawa. Ayun o, oh. Pak! Tama? Ayun no, aray! Ang sakit ng ano, ng Zaz! Doon sila, dahil kay Super Prince, kaya sila na, ano, nanalo, F-Nop doon eh. Gawin, hindi ko na-expect yung damage na yun, ayun no, boog! Isang Duralo half HP na! Na-stunt pa, nag-revive pa ang Super Marco doon eh. Parang nagdalawang isang si Super Marco, ano? Piling ko deppable to kung nag-back siya. Kung baka nag-back na siya dito, nakabuhay time na siya ng isa sa top eh. Kung baga apat na lang to at most yung kailangan niyang i-depp dito. And isa lang naman yung minion. Na, kung meron man siya kasamang ano, tank. Para bili ko clearable, mabubuhay si P, si ano, si Plop. Ayan o. Ayan o, si Plop po, parang mabubuhay. Imagine mo kung na-clear lang to. Mabubuhay si Plop and then susulod na si Pew. Then susulod si Kyle. Do parang endable pa rin. Depende siguro sa mangyari. Hindi naman natin makita. Pero yun, congratulations sa Fnatic Onyx. Sila ang top 1. Mainit yan. Ano yan? 2. Tinalo nila lahat, no? Wala pa silang talo. Oo, wala pa. Wala pa silang talo as in. Yan, congrats sa Fnatic Onyx. And, you know, condolence kay Waez. Kasi, talo yung kanyang bet. Okay lang yun, Waez. It's not the end of the world. Pero yun, guys. GG!